Sa isang nakakagulat na bahayag, inilahad ni Atty. Vic ang demon ay pagkakasangkot ni Pangulong Cotting Jr. sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa. Ayon sa abogado, may mga ebidensyang magpapatunay na may kinalaman ng Pangulo sa ilang mga operasyon na may kaugnayan sa droga, bagay na ikinagulat at ikinabahala ng publiko. Sa harap ng media, ipinakita ni Atty. Vic ang ilang dokumento at testimonya mula sa mga dating opisyal ng pamahalaan na anya'y magpapatibay sa kanyang mga akusasyon. Giit pa niya, hindi umano dapat isang tabi ang mga ganitong usapin, lalo na't mataas ang panawagan ng mga mamamayan para sa isang gobyernong malinis at walang bahid ng katiwalian. Samantala, agad namang itinanggi ng kampo ni Pangulong Cotting ang mga aligasyon at sinasabing ito'y bahagi lamang ng malisyosong kampanya para siraan ang kanyang administrasyon. Ayon sa kanyang bayag, handa silang makipagtulungan sa anumang imbisigasyon upang malinis ang pangalan ng Pangulo. Patuloy na aabangan ng publiko ang magiging tugon ng mga kinauukulang ahensya sa kontrobersyal na usapin ito. Ariyan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay boses ng masa. Known by many names, including Mother Dragon, please join me in giving a warm round of applause to Ms. Maharlika. Thank you so much, Chris Lam. Hello, magandang hapon po muli! Kailangang mabuhay tayong lahat ngayon dahil patuloy tayong ginugurgor ng gobyernong ito. Kumusta kayo? Lahat ba nandito na sa loob? Alright, so maraming po uling salamat sa nag-travel pa all the way from New York, DC, Atty. Valera, Fresno, San Francisco, Bakersfield, Las Vegas, Nevada. Grabe. Thank you so much, guys. Gusto ko lang pasalamatan. The reason why nagsama-sama tayo ngayon dahil sa iisang damdamin para sa bayan. Sa lahat ng mga oppression, suppression, panggigipit, katulad ng ating mga palanggang KOJC members na patuloy na ginigipit ng gobyerno ni Marcos Jr., ang mga issue sa korupsyon, ang pagtaas ng bilihin na hindi na kayang bilhin ang ordinaryong Pilipino, ang high crimes, ang smuggling. So sa lahat naman ng nakakanood sa akin, every night pinag-uusapan po natin yan. For 2 years, pinag-uusapan natin. Hindi naman lingid sa kalaman ninyo na dati po akong supporter ni Budol Marcos Jr. So ngayon, dahil sa inyo, lalong lumakas yung puwersa ng sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, noong 2022 August, nung ako ay nag-start, na criticize ang gobyerno ni Marcos Jr., iilan lang kami. Yung iba sa inyo, maraming maaaring nagalit, pero ngayon, kasama ko na po kayo dahil hindi nyo na kaya yung panggigipit. Hindi nyo na kaya yung talamak na smuggling, lahat ng uri ng korupsyon. Hindi nyo na kaya ang pagpuprotekta nila sa mga drug lords. At mismo ang presidente natin ay bangag. Okay? Actually, may surprise video ako sa inyo eh. Ready na ba kayo? Oh my God! Mamaya yan. Pero kaya po tayo nagsama-sama dito dahil kahit na magaganda na yung inyong mga sitwasyon sa dito sa Amerika, eh yung puso ninyo para pa rin sa ating mahal na inang bayan. Yes! Ngayon, dahil hindi nyo na masikmura yung sobrang panggigipit sa ating lahat, panggugurgor. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ako ay tinamnan ng mga fabricated crimes sa Pilipinas. Nag-invento ng mga address, gumamit ng mga tao, si Liza, Ahas, Tanas. So, ito po ay gawain ng hindi matinong gobyerno. Kaya talaga namang gusto ko talagang magpasalamat sa inyo dahil kung hindi rin dahil sa inyo, hindi rin po ako tatapang ng ganito.
dahil sa suporta ninyong lahat at panonood ng aking YouTube video. Sa lahat, kaya tayo lalong dumami at lalong tumapang. At kasama nga natin ang isa sa pinakamatapang na magsasalita mamaya, ang former congressman ng Biliran, may BFF, Attorney Glenn Chong. Yes, actually, kasama din po namin ang spokes ng bayan, si spokes Harry Roque, kaya lang nag-aayos pa. Pababa na. Okay, pababa na. So, again, ang pinaka-common natin na pinaglalaban dito ay mawakasan na po ang pagpapatakbo ng isang presidenteng wala sa tamang kaisipan. Well, yes, bangag. Wala sa tamang kaisipan. Kaya ang isang tao, kapag wala sa tamang katinuan, madidiskaril po talaga ang pagpapatakbo sa ating inang bayan. At kawawa yung inyong mga iniwang mahal sa buhay sa Pilipinas na patuloy na bibiktamahin ng mga mafia at sindikatong Marcos Jr. or Marcos Romualdez Araneta government. Kaya sana po patuloy kayong maging matapang at huwag kayo pasisindak. Sabi ko nga, only one life to live in this world. Lahat tayo may katapusan, pero we have to make sure na sila ang matatapos, ang mga bangag. Thank you. Ayan po mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Live po tayo guys. Marathon live po tayo mga kaibigan. Ibig sabihin po niyan, medyo matagal-tagal po ito. Kaya maghanda na po kayo dyan. No? Maghanda na kayo ng popcorn. Maghanda kayo ng inumin. Magkape-kape kayo. Dahil mahaba po ito guys. Hanggang mamayang hapon pa ito. Hanggang mamayang gabi po ito mga kaibigan. Kaya mag-prepare po kayo dyan. No? Kasi ano kasi ito guys eh. Coverage po ito. Mamaya po may coverage tayo sa zona no? ni Bangag. Pero hindi po zona ni Bangag. No? Meron po tayong sariling zona mga kaibigan. Magbibigay po ng coverage dyan ay ang SMNI. Kaya maya-maya po guys, no, habang nanonood tayo ng itong live, no, live ito California. Sa California to guys, no, Los Angeles. Gumawa din sila ng sarili nilang people zone kasi kahapon, kagabi, meron pong Canada, no, Vancouver. Ito naman California po mga kaibigan. Kasama diyan si syempre si Maharlika Boljaquera, kasama din si Attorney Glenn Chong, Attorney Harry Roque, at of course si Attorney Valera po. Kaya relax lang kayo ha, manood lang po kayo mga kaibigan. Maya-maya po guys ha. Marami po tayong marami po tayong matutunghayan, marami po tayong matutuklasan. Nako. Polvoronic video. Sa wakas, lumabas din mga kaibigan. Grabe. Okay no, so bahala na po kayong humusga mga kaibigan pag nakita niyo ang polvoronic video. Pero maya-maya yan guys no, talagang lilitaw lahat yan. So back and relax. Eto na po. Tuloy po natin mga kaibigan. Ayan mga kababayan, mukhang magiging mainit ang ating gabi. And thank you Ms. Maharlika for your speech. And umpisahan natin ang ating program with a song that is inspiring. Please, palakpakan po natin ang Kingdom Musicians. Okay mga kaibigan, no, habang nagkakantahan po sila guys. Ha? Habang nagkakantahan po sila mga kaibigan, magpapasalamat po na tayo kay Lester's Banana sa kanyang 125 pesos. Basdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo bang sumama? Sumama! Ang ganda ng kanta, no? Ha? Ang ganda ng kanta, mga kaibigan. Gusto mo bang sumama? Okay, mga kaibigan, habang nanonood po tayo, guys, ng live, ipakita ko muna sa inyo to, kasi nagkakantahan pa naman sila, di ba? Bibigyan ko lang kayo ng konting, para po kayo na pong bahala mag-ano nito, guys, no?
Pakita ko lang sa inyo. Ito po, mga kaibigan, tingnan nyo sa screen nyo, guys. O, ano po masasabi nyo dyan, mga kaibigan? Yung nakikita nyo sa screen nyo? Gusto ko makuha yung comment nyo, mga kaibigan? Gusto ko malaman yung reaction nyo, guys, sa nakikita nyo sa screen nyo ngayon? Pakibigay po ng sarili nyong reaction. At gusto ko kasi, guys, parang survey to, no? Kasi ito, guys, kumakalat na ito. Ayaw ko lang ilabas dito sa YouTube kasi nga bawal, pero kumakalat na po ito, guys, sa buong social media po. Kumalat na rin ito sa mga iba-ibang mga platform. So, mga kaibigan, gusto kong malaman, guys, kung ano ang masasabi nyo dito sa nakikita nyong litrato. Okay? O, pakiano po, mga kaibigan, paki-comment lang po, guys. Parang survey po ito, mga kaibigan, no? Mag-umpisa na po kayo mag-comment habang wala pa kasi nagkakantahan pa sila, mga kaibigan. Maya-maya po, yung mga speech na po ng mga special guests. Okay? Paki-comment po, mga kaibigan, kasi gusto ko lang malaman, guys. Maraming salamat po. Tayo muna ay mag-asa shoutout muna kay Michael Agsulio. Hello, sana all alapaap. Yes, alapaap, you know. Nakatingin sa langit. Gusto mo ba sumama? Ayan, napanood ko ang pulburon video ni BBM na i-record agad. Ayan, oh. Lester Banana, Yahoo, more blessings to come. Sabi ni Beauty Galvan. Ayan, si Icer TV, Eleanor Reyes, si Cynthia Tungol, Myrna Cruz. Totoo yan, Sir Foodie, reaction ko dyan. Dapat magpa-test na siya, public, pero kung ayaw mag-step down, para na lang sa kahihiyan ng Marcos family. Ayan. Tama ang sinabi ni Tatay Diggs. Maya-maya, lahat ipakita ang iba pang video. Lucena Kaya, Sir Foodinet, good morning. Ayan, Strawberry USA. Harry Arnan, Jane, yup. Na-record din kami na agad, ayan. Camlon, ang pinapakita pong video, mga kaibigan, hindi ko alam kung ano pa lang to, teaser pa lang po ito, guys, no? Hindi pa talaga to itong totoong video kasi hindi naman pwedeng ganito lang makikita natin, di ba? Kailangan makikita talaga natin, guys, ipapakita talaga dapat yung talagang gumagamit siya, mga kaibigan, no? Kasi ito, medyo teaser lang to, no? Parang paano lang to, para kabahan sila, mga kaibigan. So, maya-maya po, guys, isasabay po sa SONA ang buong video, kung hindi ako nagkakamali, no? Yan po kasi ang ano dyan, Yan talaga ang plano dyan. Isasabay po sa SONA, mga kaibigan. So, comment lang po kayo, guys. Paki-comment na po kung anong masasabi nyo dito sa nakikita nyong litrato. Ayan, picture number one! Picture number one yan, ha? Picture number 2 na tayo, guys. Nako, picture number 2 na tayo. Mag-comment muna kayo dyan. Comment-comment muna kayo dyan, mga kaibigan. Ipapakita ko na sa inyo ang picture number 2. Ayan po ang picture number 2. Ayan ang masasabi nyo dito sa picture number 2. Ayan, nakita nyo yan, mga kaibigan? WPS. WPS po yan, mga kaibigan. White powdery substance. Anong masasabi nyo dyan, mga kaibigan? Di ba? Comment-comment lang po tayo. Marcos resign. Ang daming nag-comment ng Marcos resign, Nakakapanginig sa galit. Totoo po yan, ngayon lang Maisog, California. May video po yan. Positive yan. Wala ang kawala, si Bangag. State of the narco, ak diktador. Masarap! tuloy-tuloy lang tayo, mga kaibigan, habang nagkakantahan po sila, guys. Maya-maya po, papanoorin po natin yung mga speeches po ng mga special guests
sa Maisog Rally or hakbang ng Maisog, Los Angeles, California! Ayan! Kasama dyan si Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Attorney Valera, of course. Ang kanilang pinaka-host doon ay si Maharlika, mga kaibigan. Ano, live na live dyan sa LA, no? Nagkakantahan po sila. So, maya-maya guys, ha, ipi-play na po natin, pero mag-comment muna kayo. Gusto ko lang malaman guys kung ano pong masasabi ninyo. Hello kay Teresita Convento. Gusto ko lang malaman guys kung ano pong masasabi niyo dito, no? Oh, ano pong dapat gawin natin dito mga kaibigan? Itutuloy na ba ito? Ha? Itutuloy na ba tayo sa kangkungan? Ha? Itutuloy na ba ang pagre-design? May fashion show maya sa Sona ni Bangag. Nako. Asahan po. Ganun talaga ang mangyayari diyan sa Sona, puro pabunggahan po. Ay yung pagkain nga nila, mahal-mahal, di ba? Eh yung pa kaya mga damit nila, medyo may nakikita na akong mga magagarang damit para mag-fashion show sa Sona. Di ba? Alam na natin 'yan. Palagi nilang ginagawa 'yan para silang walang mga pakiramdam, wala silang mga masyado silang insensitive. Alam naman nila ang dami-dami pong nagugutom ngayon, di ba? Pero yun po ang ginagawa nila sa atin mga kaibigan. Wala silang pakialam. Oo, pwede na nga. Alam mo, sa totoo. Ay, hello, Lalaine Garcia. Bangag resign. Sandy Escolano. Hernando Vidal. Ayan, kompleto tayo, ha? John Michael Aviola. Andito din si Mariel Pipit. Pipit. Ayan, Belinda Santos. Melinda Santos. Dalawa, Melinda tsaka Belinda. John Michael Aviola, Marcos resign. Presi Altariba. Si Finney Southcott, resign Marcos. Andito din si Melchor Bazanes, Luciano Saludes, Rowley Filio, Teresita Convento, Karen Aris Gado Tama, Jeromino Bonina, Joel Salvacion, Ashley Dagat, Edna Wonder Heidi. Punta kayo sa vlog ni ma'am. Ayan. Tess Didoro, bongit, totoo pala, bangag ka. John Michael Aviola, salamat sa sign-off po. Yes! Maraming din salamat kay John Michael Aviola. Si Karen Arisgado, Kelly Lombizo, Camille Santos, Edita Molino, Kathy at Ashley Dagat. Ayan o. Oh. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Ano kaya ang gagawin ng mga kapulisan at AFP dito? Parang hindi nila mapapansin at wala naman silang gagawin dyan, guys. Kasi, syempre, iimbestigahan pa yan, mga kaibigan. Iimbestigahan pa nila yan kung totoo ba yan or legit ba talaga yan. O, ganun ang gagawin nila dyan. Norma Soro, Marcos Bangag, dapat mag-resign. Marcos, alis dyan. Ang point natin dito, guys, at least, napatunayan natin na may video. Okay? Pitagang abogado, naku, napakagaling po ito. Nakikipaglaban po para sa reforma ng eleksyon. Woohoo! Thank you very much. Welcome, sir. Ang ating unang speaker ay dati pong Lone District Congressman of Biliran. Okay? So tawagin po natin, no other than ang aking kumpanyero, Attorney Glenn Chong! Woo! Attorney Glenn Chong, mga kaibigan! Ayan! Kalayan! Kamayan! Thank you, sir. Before I start, let me pay tribute to Ate Claire, Miss Maharlika, for trailblazing this fight. When no one else was willing to stand up and fight and speak, Ate Claire was there to start it all. Please give her our biggest welcome. Ate Claire, thank you. You know, guys, many of you probably know me.
I have fought against Smartmatic for the last 14 years. Without many of you knowing that someone is fighting for clean elections back there in the Philippines. Because I know that elections, you see, we live in a democratic space, both here in the United States and in the Philippines. In that democracy, it's a, palagi nating sinasabi, the power of government emanates from the people. Di po ba? Tama ba ako? Oh, the power of government emanates from the people. What bigger proof is there to prove that the power of government emanates from the people is that we hold regular elections, both here in the United States and in the Philippines. Here you have it every 4 years. There we have it every 6 years for president. Now, we get to choose our leader to exercise the collective political power of every citizen of a country, in the United States or in the Philippines. That's exactly what I'm fighting for, to make our elections clean, because someone there in Malacañang must be worthy of the trust of our people. Kasi kung wala na tayong trust sa kanya, kung sinira niya ang mandato niya, babawiin natin yan sa kanya. Di po ba? Karapatan ng bawat Pilipino na bawiin natin. Dahil sa eleksyon, pinapahiram lang natin yan sa kanila. They don't own it. It does not pass by succession because we are not royalty. We are not a monarchy. We are a republican democracy where power resides in the people. Pinapahiram lang natin yan sa kanila bawat eleksyon. And after a set period, babawiin natin, papahiram ulit natin sa iba na may tiwala tayo. Lahat tayo nagtiwala sa kanila. Di ba? Lahat tayo nabudol. So why am I here? Because I want to give testimony na nung eleksyon ng 2022, minanipulan nila yung election system para pumabor kay Marcos Jr. I'm here. Ilang beses ko na to sinabi, but I repeat it again in flesh and blood before you, na Marcos Jr. does not deserve the trust of the Filipino people. At babawiin natin yan sooner or later. Di po ba? Sa tamang panahon. Mamaya na, pagkatapos ng video. Oh. Mamaya na, pagkatapos ng video, simula natin, di ba? Wait. Yung video, icing on the cake na lang yan. Because the reason why we need to remove it from him is because he did not earn it. Oh, ayon kay Lisa Marcos, siya mismo umamin sa akin, ha, personal. I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Tapos sabay duro sa akin, but not you because they hate you so much. So ano bang pag-uusapan nila na hindi ako pwedeng sumama? Eh, 6 na taon niyo akong kasama. 6 na taon akong nagugol sa inyo ng panahon, ng effort, na wala kayong pinayat sa akin kahit piso. Tapos ngayon sabihin mo, hindi ako pwede. So hindi sila magbibilang ng boto. Kaya hindi ako pwede because mamanipulahin nila ang boto. And I will not agree to that. So after the elections, yung grupo ni General Rayo found out the evidence. More than 30,000 precincts in the Philippines were transmitting from only one IP address. 98.6% of all precincts in Metro Manila transmitted from only one and the same IP address. 96% in Cavite, 86% in Batangas, all transmitted from only one IP address. What does it mean? Ang resulta ay galing lang sa isang IP address. Galing lang sa isang market. If I recall exactly, doon sa office namin sa Cybergate, may isang floor doon, 10th floor, nandun kami. Nandun ako. Para kaming call center, daming computers na kailera, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Para magbilang ng boto para kay Marcos. But, there is one small room in that entire 10th floor. Now, 2/3 of all the bandwidth in that building were channeled to that room.
ang nakahilera-hilera ang computer, one-third lang amin. Pero yung maliit na room na yun, two-thirds ng bandwidth, doon lahat nakafocus. Anong ibig sabihin nun? Nanggaling ang daya doon mismo sa cyber gateway. Or minomonitor nila para makabantay sila na hindi sila dinaya ni Smartmatic din. So ngayon, kung yan ang mandato ni Mark, sino nga ba palang ginawa nila? Ganito, mga kababayan. Si Marcos Jr. was up against an incumbent vice president. Remember, incumbent si Lenny Robredo. So expected na hahatak ng boto pababa kay Marcos. Kasi marami din boboto kay Lenny because he is incumbent. On the other hand, si Inday Sara enjoyed the political capital, the immense political capital of her father, incumbent. Si Inday Sara is popular by her own right. So therefore, ang boto ni Inday Sara aakyat, ang boto ni Marcos mahihila pababa. In opposite directions, di po ba? So, na-anticipate na yan ni National Problem. Di ba? Kilala nyo kung sino si National Problem? Oh, kung Sampaguita ang National Flower, Carabao ang National Animal, si Lisa Marcos ang National Problem. Okay? So, ayan na. Na-anticipate niya yan na kung mababa ang boto ni Marcos, mataas ang boto ni Inday Sara, naturally, lahat tayo makatingala kay Inday Sara. Kasi siya ang mas maraming boto. Yung 32 million votes ni Inday Sara, she earned it by her own right. Totoong boto yan. Bakit? Ayaw ni Lisa. Nahulog na ako. Paku ko, nahulog ako. Magpiesta si Lisa Marcos sa Malacanang. Anyway, hindi ako mahuhulog. God will protect me. Oh, si Lisa Marcos mahulog. Okay. Yung boto ni Inday Sara, she earned it. 32 million, malinis yan. Dahil hindi siya sinama ni Lisa doon sa manipulasyon kasi ayaw na ayaw niya kay Inday Sara. Right from the start. Believe me, nandun ako sa headquarters araw-araw. Oh, nagta-time-in din ako doon kahit wala akong sahod. Oh, so, yung 32 million ni Inday Sara sa kanya yan. Pero kaming anim na technical people nila Marcos, nagpustahan kami that night. Ilan ang boto na makukuha ni Marcos Jr.? The maximum was 24 million. So 24 million lang ang boto ni Marcos, 32 million si Inday Sara. So ang titingalain nating leader si Inday Sara, di po ba? So ang manipulasyon nila, dagdagan mo ng boto si Marcos para dumikit. Kaya si Marcos 31.8 million. So dinagdagan para dumikit kay Inday Sara and they will show an overwhelming victory. That by itself is cheating. Bakit? Kahit nagdagdag ka ng boto, hindi pwedeng magdagdag kasi lalagpas ka sa total number of registered voters. May limit yan eh. So anong ibig sabihin? Nagbawas ka sa ibang kandidato. Di ba? Binawasan mo yung ibang kandidato para idagdag mo rito kasi kung magdagdag ka ka ng magdagdag, lalagpas ka na sa total number of registered voters. So kung nandaya ka ng boto, kaya mo ring dayain ang pera kinabukasan ng bawat Pilipino. And that's the reason why we are here, we are fighting to get back that mandate na minanipula ninyo. Minanipula nyo yung mandate na yan, you don't deserve it. And if we get it back, kanino atin ibibigay? Siyempre, the one who was legitimately elected to the next highest position of the land. Si Inday Sara, walang iba. Kasi malinis naman yung kapag kapanalo niya. Dagdag na lang po yung pagkabangan. Kasi, hindi pwede. Ano na lang kayang sasabihin ng mga Amerikano sa atin, ano? Kung ang ating Pangulo ay ngagba. Nganga. And besides, ito pa. Si National Problem ang nagpapatakbo ng ating bansa. Hindi si Bangag. Bangag nga eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!